Araw-araw, kada dia, kada aldaw, adlaw-adlaw. Ano, meron pa ba akong na-miss? Namimigay po kami rito ng 50,000 pesos. Very easy. How? Panoorin natin ito. Sana mo pinatulong para sa earing aid ng aking papa. Wala po kasi kaming kakayanan bumili. Alam mo kung magkano mapapanalunan ni papa mo? 50,000 pesos po! Maraming maraming salamat po, Sir Ido Rapitul po, sa binigay niyo po sa akin cellphone at sa ayudang binigay niyo po para sa papa ko. Maraming salamat po sa iyong tulong. Itong binigay mo sa akin ng bilihin. Hindi na po ako gagamit ng ganito po. Hindi lang ho kami nagbibigay solusyon sa mga problema ninyo. Kami po ay nagbibigay din tulong pinansyal para sa inyo. Sapagkat dito kami ang Liga ng Tagaserbisyo Publiko. Ikaw ang... Sa Marks, ano bang mga abangan natin? Nako, eto idol, mainit-init pa mula sa mga mini-message na sumbong sa Rafi Tool Fan Action Facebook page. Nako, si Mr. E sinumbong ng kanyang misis dahil sinasaktan ang kanilang mga anak. Ito, panoorin natin. Mapapakapit naman kayo dito sa susunod na reklamo. Si anak, pinagbintang ang mga agaw ng boyfriend ng sarili niyang nanay. Ito, panoorin ninyo. Mama Sonia Linas, wala po akong relasyon sa asawa mo. Nanay pa naman kita. Ikaw dapat yung nagtuturo sa akin ng magandang asal. Ikaw dapat yung nagtuturo sa akin ng mga magagandang salita. Pero bakit ganun? Nanggaling pa sa'yo lahat ng mga salitang hindi magaganda. Masama-sama yun sa akin. Sambayan ng keyboard warrior, sumanda na dahil isasali namin kayo sa pag-aaksyon. Paano ba yan, Maring MJ? Hola mga keyboard warrior, Chang Marga. Teka. Pumunta lang kayo sa aming live stream sa Facebook page at YouTube channel na 1PH. Mag-comment na kayo sa aming mga reklamo at kaso na talagang inaano ngayong araw nito. Pero bawal po magmura at bawal ang bastos. At kung meron kayo sumbok, alam nyo na yung gagawin ninyo, Kapitana Caro! Yes, Maring MJ, mga kapatid, maaari nga kayong mag-reklamo sa aming Facebook page, Rapid Tool for Inaction, at kayo rin ay pwedeng-pwede kayong mag-subscribe sa aming YouTube ni Idol na merong 11.6 million subscribers lang naman. Kaya ito nga mga kapatid, abangan nyo rin yung tawag ni Idol Rapid Tool po sa inyong mga cellphones at abangan nyo na yan sa television. Aba, baka mamaya kayo na yung maswerteng tinatawagan ni Idol. Idol! Oh! Bisa natin, Idol! Alam mo na. I know the drill, Idol! Ito na po! Guys, bilisan natin! Pilipinas lalo pang lumabong, di kailangan na maging politiko para tumulong. Ikaw ang idol ko. Ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Thank you, Carol, Sheree, Kay, Ranet, Klein. Ayun, salamat sa inyo. Kita na Carol. Kaya ngayon, simulan natin ang una nating kaso. Minessage sa Rapid Tool for Action Facebook page ang isang video ng pananakit ng isang ama sa sarili niyang anak. Nakakausap po natin ang nanay ng mga bata na si Miss Melinda Saludo mula sa Saudi. Ma'am Melinda, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Kailan niyo po nakita itong video? 2 weeks na po. So matagal na po ito? Opo. Ito po yung may kitang tatay na nanakit. Biological father ho ba ito? Opo. Anak po niyan. Anak po namin po lahat. Okay. Ano to? Mister niyo or live-in partner? Mister po, sir. Kasal kayo, okay. Anong problema niya? Ba't ganun siya sa mga bata? May... Adik ho ba ito? Sorry ma'am, adik ba ito? Lasinggero? Anong problema niyo? Lasinggero po yan, sir. Dati pa po yan nananakit, sir, nung nandyan po ako sa Pilipinas.
kami po lagi nag-aaway. Sir Tito Saludo. Sir. Hindi muna ako sasaludo sa'yo kasi hindi ka kasaludo-saludo, no? Sir, bakit po ginawa yun sa bata, sa anak mo? Eh, kasi, sir, ikaw nga po, babari ang anak mo ng huling gan, kapatid niya. Eh, siyempre, magagalit naman ako, sir, ha? Bin***a ng ano? Yung huling gan po, sir, ha? Yung huling ng bala niya, tapos lalagyan ng thinner ba yun, sir? Okay, huling gan. Naku po, sir, kahit po hindi po ganyan, sir, ganyan po ginagawa niyan, kahit po wala po nga may mga bata, sinasaktan po niya yan. Pwede ba makausap yung bata, sir? Wala pa po, sir. Wala siya dito, sir, nandun kila nanay. Nandun kila nanay. Nag-inom po yan ngayon, sir. Okay, ngayon ba nakainom ka? Ilan hong nainom mo ngayon, sir? Wala pa, sir. Wala pa. Anong oras ka uminom, sir, kadalasan? Tuwing hapon lang naman, sir, pag minsan. Tuwing hapon. Anong oras po sa hapon kayo nag-umpisa, sir, uminom, sir? Bago magdilim, sir. Bago magdilim. Okay. Nakakailang bote po kayo kadalasan? Kung dadalawa, sir, kami, isa't kalahati lang. Isa't kalahati po, sir. Lapad o bilog? Yung kwento, 2x2. 2x2. Yun nga, yung 4 kantos. Okay. Hindi po, malaki po yung 4 kantos. Mas malaki pa sa 4 kantos? Hindi po, mas maliit po sa 4 kantos. Ni? So, medyo maliit sa 4 kantos, pero 2x2, sabi mo. So, opo. Isa't kalahati noon. So, opo. Bali isang 4 kantos din. Mataas din yung kapasidad sa pag-iinom. So, pag nakainom ka na noon ng 2x2 na isa't kalahati ka mo, medyo solve-solve ka na. Hindi po, may kasama naman, sir. May kasama. Opo. Okay. Bakit kailangan mo araw-araw uminom, sir? Hindi, sir. Ako makatulog pag minsan nga sa'yo, masirot yung mukila ko, sir. So kailangan nakainom ka para makatulog ka? Opo, sir. So pag hindi ka nakainom, ano nangyari? Pag hapon lang naman, sir, pag gabi na yun, salang ako nag-inom, sir. Kaya nga. So kinakailangan niyo po makainom para makatulog. Ibig sabihin, kailangan talaga malakas na ang tama. Dahil kapag mahina ang tama, hindi ka nakatulog. Tama? Hindi, sir. Katamtaman lang po naman. Katamtaman? Hindi, sabi mo hindi ka makatulog. So kinakailangan para makatulog ka, kailangan halos mapass out ka na. Sir, pangkwan lang po kasi sa... yung kirot ba nung kira ko, sir? Yung makirot yung mga kunyang. Bakit ka nagkakaroon ng kirot sa katawan? Naukiran, sir, kasi ako nung dito sa may parting kilikili. Okay. So, ba't hindi ka pumunta sa doktor at magpareseta ng gamot kaysa naman naging alkoholik ka ng di oras? Si Leti Saludo, nanay ni Tito. Saludo. Nay, Leti, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Nandiyan na po yung mga apo nyo. Andito kami sa barangay hall, sir. Okay. Hindi na ho ibabalik yan doon kay sa anak nyo dahil palagi pala nakakatikim ng pananakit. Yes, sir. Mabuti po, sir. Kasi po, lagi niyang kiturog po sa amin. Pag nalasing alas 11:30, mag-alas 12, sir, lalabas niya, iuwi niya. Maski umuulan. Pag sinaway ko po, sir, kami na naman ang mag-aaway. Aawayin na naman po niya ko. Magwawala sa bahay po namin. Ibig sabihin, kahit na gabing-gabi na, kukunin yung bata dyan sa bahay niyo, Nay? Yes, sir. Malilit po yung dalawa, grade 1 po tsaka grade 3 yung bata, pero maliliit po sila. Kukunin niya, tapos uwi niya sa bahay niya? Opo. Okay, tapos sa papain po niya, pag gigisingin niya. Papain, ano po pinapapain niya? Yung kamay lang po niya, sa puwit. Pag gigisingin po niya, po niya sa puwit, natataranta po yung dalawang bata. Tapos yung dalawa naman pong lalaki, sir, nagtatago naman po sa labas. Pag alis na po niya, sakalang po papasok sa bahay namin. Ba't kinakailangan niya gisingin yung mga bata? Ba't di lang siya matulog mag-isa? Ba't kailangan pang kunin mga bata? Pag sinaway ko, sir, magwawala po sa loob ng bahay namin. Maninira po ng gamit. So kahit na umuulan, kailangan kunin yung bata sa bahay ninyo at dalhin doon sa bahay niya? Opo. Bakit po napupunta sa bahay niyo yung mga bata? Kinukuha mo, sinisave mo? Sinasalba mo? Sinisave ko, sir, kasi po pag naglalasing yung bata, kung saan-saan po natutulog sa gilid-gilid na lang po, kaya pinapapasok ko naman po sa bahay para doon na po matulog, magwawala po sa bahay pag hindi namin binuksan. Ano pong klase pagwawala ang ginagawa, Nay? Nagmumura po, sir, tapos kinakalabog niya yung mga pintuan namin. Sir Tito, oh. Ayan, kausapin mo nanay mo. Nanay mo na mismo to, ha? Ang nagsasabi ng mga hindi magaganda tungkol sa'yo. Gusto mo makausapin nanay mo? Bago gusto mag-sorry. Oh, nay. Bakit ay? Ay, ka. Bahala ka sa buhay mo. Magtiis ka dyan. Kasi ginagawa mo na kaming mga kwan. Papakitin mo na kami. Gabi-gabi mo akong... may kasalanan. Anong kasalanan? Pinagsasabihan lang kita na huwag kang mag-inom at yung mga bata, iuwi mo na naman. Anong ginagawa mo? Magwawala ka sa loob ng bahay. Galit ko ng galit. Hindi nyo alam.
pinagsasabihan lang kita na huwag kang magiinom ng sobra at yung mga bata, gati na pag iuwi mo. O, ano ginagawa mo? Naman na pinpunta ko sa inyo, galit kayo ng galit. Ay, hindi po hindi galit yun. Hindi mapupunan, hindi sir. Pinagsasabihan lang kita na huwag kang nagiinom. At alam ko na ang mangyayari. Hindi pa nga po nabubuksan yung tuba ito, gagalit na. Ay, natural, sir. Natural. Alam nga ba na hintayin pa nila mabuksan yung tuba ito at lasing ka na, saka palang pagalitan, eh lasing ka na. Hindi ka na mapapagalitan dahil magwawala ka na. Hindi pa po, sir. Kahit wala po pong alak, ganun na. Bukod sa tuba ito, sir, meron ka bang yung pipa? Nagpipipa ka ba? Pipa po. Shabu? Ay, hindi, sir. Marijuana? Hindi po. Cocaine? Wala po, sir. Oh, natawa ka. Mukhang meron ka ata cocaine dyan. Eh, drug disease, sir, ha? Ma'am Melinda, gusto mo ipakulong to? Gusto ko pong makulong na po yan para kung matahimik po yung mga anak ko dyan, sir. Hindi ko matatahimik yung mga anak ko dyan, sir, pag hindi po yan babalik po yung ugali niyan. Okay lang po yan. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw, balik na naman po ugali niyan, sir. Okay. Tanungin ko po ang biyanan mo. Nanay, okay ba sa'yo na makulong tong anak mo? Yes, sir. Gusto ko na rin po. Pati tatay niya, linalabanan niya. Kung kami nga po kagabi, magsusunt na. Ha? Susuntain kayo nito? May dala-dala pa pong kampitsa kagabi. Sinusuktos niya yung dingding namin na yero. Ano pong dala niya? Kutsilyo po. Kutsilyo. Tinutusok-tusok dingding niyo? Opo, yung yero. Oh, tapos yung tatay niya, inahamon niya ng away. Opo. Paano niyo po inahamon? Magsusuntan na nga po kami kagabi, sir. Kayo hon, dalawa. Magsusuntan nito? Opo. Dapil, sinasaway ko po kasi, sir, na huwag na niyang labanan yung dalaga ko at babaan daw niya ibungo niya. Pinapalayo ko po siya, lalabanan niya ako, sir. Dalaga niyo meaning kapatid niya yon? Hindi, sir. Anak po ng isang anak ko. Oh, gusto niyang saktan. Ngayon, siyempre, sasanggay niyo, pati kayo, gusto niyang kasukan. Yes, sir. Nasamba ko siya, sir, kagabi dahil nagmura, sir. Oh. Sabi po nung tatay niya, sige maglaban kayo nung nanay mo. Sabi po nung asawa ko at siya na po ang makikipagsuntan sa kanya. Oh. Oh man, that's enough. Gusto ko na rin sir, kasi lagi niya akong ginaganon tuwing gabi-gabi basta malasing po, natatakot na po ako at hindi ko na po maiwan-iwan yung mga bata. Nay, mag-steady na dyan yung apo nyo. Hindi na ho alis yung mga apo niya. Ito muna, makinig kayo. Police Major Bartolome Antolin, OIC ng Maria Aurora PNP. Major Bartolome, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, ito pong alcoholic na tatay, gabi-gabi po, walang mintis, sinasaktan po yung kanyang mga anak. So, pakidampot po to, kasuhan po ng child abuse. Yes, sir. Yes, sir. Ando na, sir, yung ating mga police, sir. Narinig ko yung usapan, sir. Tama yun, sir. Hindi na siya, sir, talaga. Hindi niya na, sir, kontrolado yung sarili niya pag umiinom ng alak at wala na siya nakikilala. Kahit mga magulang na, sir, hindi niya na nire-respeto. Eh, mga bata yun, sir. So, ando na, sir, yung mga polis natin ngayon, sir. Ando na sa kanila. So, ipadampot ko yan, sir. Kung ipaukulong, sir, kulong na natin, sir. Major, sobra-sobrang thank you, Major, ha? God bless po, Major. Yes, sir. God bless you, sir. Thank you po. Si Madam Teresa Villa. Madam Teresa, magandang umaga po, ma'am. Good morning po, sir. Ma'am, ito pong mga bata, baka pwede natin gawin permanent custody na habang walang na biological mother. Doon muna sa lola, kasi nga po, dadampot na po itong tatay. Sir, actually, nasa custody po talaga siya ng lola. Andito po kami, sir, magkakasama po kami ng lola at saka yung mga apo. Ay, salamat. Eh, kaso nga po, madam, kailangan makulong yan dahil kung hindi, pupunta niyan sa gabi, maghahamon, magwawala, kukunin yung mga bata, pa***win. So, dapat ma'am, ma-secure yung mga bata. Opo, opo, sir. Kaya nga po, gusto ko po sanang malaman kay Melinda, yung pong nanay ng mga bata. Magbigay po siya sa amin ng relatives po niya dun sa side niya at i-assess po namin kung sino po talaga yung mas pwede pong mag-custody ng mga anak niya. Ma'am Melinda, meron ka raw mairecommendang kamag-anak mo kasi yun ang patakaran dapat sa mother side. So, kamag-anak mo na dun ililipat ng MSWD, yung custodya habang nandiyan ka sa abroad, meron ka ba? Nandun po sila sir sa sa Manila po. Gusto po sana nilang magbiyahe, lakitaw naman daw po, kaya hindi po sila makabiyahe. Hindi, magagawa naman ng paraan yan. Kami ang gagawa ng paraan. Kami magkipag-coordinate sa tulong MSWD. Ano sa palagay niyo, Madam Teresa? Opo, mas mabuti po sir, kung sa side po niya. Ayun, sige po. Kami po ang kukontak sa mga taga IATF, DILG, para mabigyan ng passes yung kamag-anak ni Ma'am Melinda, pupunta po dyan at gagawa nyo ng assessment, ma'am. Pwede? Yes, sir. Yes, sir po. Okay. Ma'am Teresa, sobra-sobrang thank you. Mabuhay ho kayo, madam. For the meantime,
Diyan muna sa inyo, ma'am. Isikyo nyo muna yung mga bata habang dinadampot po itong si Tito Saludo. Magkakasama na po kami actually, sir. Please ngayon. Ay, salamat. Ma'am, sobrang thank you ulit. Welcome po, sir. Opo. Ma'am Melinda, okay na yung anak mo? Secured na? Okay? Thank you po, sir. Sir. Off-air, ibibigay mo yung telephone number ng mga relatives mo rito sa Maynila na papuntahin namin sa Aurora para ma-evaluate ng MSWD upang doon na maisalin yung kustudiya, okay? Opo. Sir, may gusto lang po akong sabihin dyan sa ama po ng mga anak po. Sige, nakikinig po siya. Anong gusto niyo sabihin? Sabihin niyo na. Ay, sir. Sir, excuse me po, sir. Yung pampo ituma, sir. Committee on Bawsi po, sir. Sinablot po. Sinablot po ni Tito Saludo yung earphone po. Tumakbo na po siya. Tumakas po. Tumakas? Opo. Kaya nga po, ire-report po dito sa polis po. Ay, may mga polis po dito sa ano. Ay, habulin bigla niyo po. Siyang, habulin niyo. Bigla nga po siyang tumakas po eh. Nablot po niya itong earphone po. Tinakas yung earphone? Tinanggal tapos tumakbo na po siya. Tawagin niyo po yung polis. Pahabulin niyo po sa polis. Ma'am Melinda, hindi niyo na makakausap kasi tumakas na. Tumakbo na. Naku po. Okay. Major. Sir, sir, sir. Ano Major, tinakas daw po yung earphone ng taga MSWD. Sige sir, at may police tayo doon sir, pinapahabol ko na. Pahabol niyo naman po sir, Major. Yes, sir. Salamat po, Major. Yes sir, yes sir. Thank you po. Okay. Lola Leti. O sir. Ma'am, okay na po ma'am. Ayos na lahat. Salamat po sa iyo. Sobrang thank you talaga sa iyo. Malaking tulong mo rito. Paano po yung sir? Lumayas na naman daw. Nakatakbo. Di baka balikan na naman po kami at nakausap na po siyang ikukulong. Hindi. Baka balik-balikan po kami, sir. Alam na po ng police gagawin, ma'am. Off-air, kakausapin din namin yung police. Bahala na po yung mga police sa MSWD. Sila na po yung dalawa. Sir, nagbanta po sa amin na pagka ipinakulong daw po namin, tatakas daw po at kami. Ma'am, pag nasa loob niya siya ng kulungan, hindi siya makatakas. Salita-salita lang yung huwag kayo maniwala. Okay, ma'am? Sige po, sir. Maraming salamat po. Salamat po, Lola. Ingat po kayo. Yes, God bless. Thank you po, sir. Thank you po. Kausapin ko po yung biyanan po. Sige. Lola, po. Kausapin daw po kayo ni Ma'am Melinda. Bakit lang? Tingnan niyo po muna yung mga bata. Kung ako nga lang anak, masakit din yung loob po, nalalayo sila. Kaso lang naman yung ama nila. Pag minamalasakit ko, ako naman ang aaway niya. Sa sakit na ng mga katawan ko, anak, puro pilay-pilay na yata ako. Sabi nga ng mga kapatid mo, pakulong na yan at yan ang tapatay sa iyo, sabi ng mga kapatid mo, mga hipag mo. Sige po. Pag-usapin ko kayo off-air. Sige po, salamat, Nay. Ma'am Melinda at saka Nay, huwag niyo ibawang telepono. Salamat po sa inyong dalawa. Okay. Salamat, sir. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. MJ, anong sabi ng mga netizens natin? Nako, Idol Rafi, eto, puro ganito. Sabi ni Isabel, kulong. Sabi nga neto ni Leonardo Loreta, pakulong mo yan, Sir Rafi. Para katagay daw niya si Dagul at si Perio. Nakakaloka talaga. Walang kwentang ama sa pamilya. Eto, si Benny Lentique, sabi niya, grabe, bakit kinokonsinti ng ina yung asawa? Dapat daw, noumpisa pa lang, sinumbong na agad. Ganun daw, yung sabi nila, para daw hindi dumating sa ganito. Naluloka naman yung iba dahil, sabi nila, Prudence Quevado, grabe ka kuya, humanap ka ng katapat mo, bata lang kaya mo, kung gusto mong makatulong, ipukpok mo yan dos por dos sa ulo mo. Naman, hinihintay kaya nila Peryong, saying, salbahe ka, hello sir, tuluyan na yan. Yung iba nga sabi, nakita ko pa, Idol Rafi, sabi, itok hang na raw yan. Medyo weird daw na yung earphone yung hinablot, ah. So anyway, yan po yung round up ng ating mga keyboard warrior. Balik sa inyo, dyan sa studio, Idol Rafi. Salamat, MJ. Ngayon, bigay na po na ang tulong. Ito na. Meron tayong apat na tig 5,000 pesos, isang 10,000 dahil may isang hindi sumagot kahapon. At ang grand prize tulong na 25,000 pesos. Umpisa na agad natin. Okay? At ito ay hatid ng Vita Sink. Ayun. Nasaan ang karton? Okay. Nakalimutan na. Okay, sige. Vita Sink, pandagdag ng pampalakas ng immune system. Vita Sink. Ito. Negros Occidental, 5,000 pesos. Please, pakisagot. Ayan na. Tugdog. Yun. Okay. Shh.
Hello. Hello? Hello? Sino po sila? Si Rosana. Sino sila? Rosana, ano po apelyido niyo po? Dalumpinis po. Dalumpinis. Alam niyo kung bakit ho ako natawag sa inyo? Opo. Si Rapitol po pa. Yun! Ba't di ka nanon ng TV, ma'am? Hindi ako nanon ngayon sir, kasi nagpakain ako ng anak ko. Salamat po. Okay. Pero pwede naman, pwede naman kayo magpakain habang nanonood next time. Ano po? Okay? 5,000 pesos po, ma'am. Panalo ka na. Panoorin natin yung video na pinadala ni ma'am. Maraming tulong para sa aking mga anak na pambili lang po ng gatas at saka pampers at bigas, sir. Okay. Thank you. Ngayong araw na ito, matatanggap ko po yung 5,000 pesos. Ngayon, isa pa. Ganon kasimple. Padala kayo ng video. Antayin yung tawag namin. Pero mas maganda kung nanonood kayo. O, di ba? Okay. Mamaya na yung sinaing. Mamaya na yung labada. Di ba? Mamaya na yung pamamalengke. Eh, 5,000 to eh. O, di ba? Eh, marami ka ng pampamalengke. Kapag nasagot nyo to ng tama, kapag kayo'y, di ba, natawagan. Okay, yan na. Hatid ng VitaSync. Pampaboost ng immune system. VitaSync. 5,000 pesos. Ayun. Teresa Rizal. No work. No pay. No work, no pay siya. Now we'll pay. Okay. Hello? 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 Yes. Sino? Mayroon host ako. Ba't ka tumatawag sa akin? Ay, hindi ako tumatawag sa iyo. Kayo ang tumawag sa akin. Ay, excuse me. Kala ko, ako yung tinawagan. Ano bang nangyari ngayon sa Earth? Eh, sige. Anong pangalan? Yan ang sinasabi ko. Dapat nanonood din kayo. Ito, sabi ng producer, pwedeng mag-i-invalid to. Because it's not fair. Nagpapadala kayo ng video, ang patakaran dito, dapat manunod kayo habang nag-aabang sa amin. Kasi may ginagawa kayo or pinapanood niyo po yung ibang show. Patawagan pa ba natin? One more. Bigyan natin ng chance. This is one more. One more. No work. Dagdag punan para sa kanyang sari-sari store. Okay. Sir Rapitol po? Ma'am, muntik na masayang yung 5,000 pesos mo. Anong pangalan niyo po? Malu na tinidaw po. O, bakit di ka nanonood, ma'am? Ma'am, kasi siya nag-globat po ako. Ngayon nagbukas na po ka. Ako po'y kakain. Inaalala ko po kayo. Ayun. Maalaala ko po. Ma'am. Sir, thank you po. Okay, sige. Panoorin natin yung video ni ma'am. Hingi po ako ng tulong. Pandagdag po sa puhunan ko. 58 years old na po ako. Nag-may tindahan po ako. Isang maliit. Ito po. Kulang po ako sa puhunan. Ayun. So, ma'am, 5,000 pesos na. Salamat po, ma'am. Salamat po. Okay. Congratulations po, ma'am. Ingat. God bless. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Ayan. So, manood po kayo nang sa gayon, hindi, ito, buti na lang at tumawag ulit kami. 5,000 yan, masasayang yan. Kasi naman lang yung isang oras lang kayo manood kasi 11 to 12, sa isang oras na yan, doon kami tatawag. O, di ba? Ano yung isang oras kung kapalit niya yung 5,000 or 25,000? Panoorin naman natin ngayon yung mga dating nakatanggap ng tulong na nagpadala ang video message sa atin. Ito. Si ma'am ay humingi ng tulong para pang araw-araw lang nila sa bahay. Mayroon siya tatlong anak at vendor ang mister niya. Nandito po yung binigay niyong pera kahit pa paano nakapabili po kami ng mga pangangailangan namin pang araw-araw. Maraming maraming salamat po, Idol Rafi. Hingi po sana kami ng konting tulong para po dito sa alaga ko na makahingi ng panggawa po ng dingding tsaka bubong. So, salamat po sa binigay ng tulong. Hingi po ng tulong sa inyo. Kailangan po namin ng pagamot niya.
Maraming maraming salamat po. Na-receive ko na po yung padala nyo. 5,000. Sa mga gustong sumali, huwag sa FB Live mag-comment ng numero. Please, sundin nyo ito mga sasabihin ni Chang Margs. Yes, Idol, mga kapatid, simple lang ang gagawin para makasali sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video, ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat-dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol. Isend ang video kasama ang inyong contact number sa rafitoolfinaction@gmail.com. Isang email lang po yan lahat, ha? Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumututok kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula alas 11 ng umaga. Dahil malay ninyo, kayo na ang susunod na tatawagan ni Idol. Tatlong beses lamang po kayong susubukang tawagan. Pag hindi nyo nasagot na ko, sorry po, madidisqualify na po kayo sa tulong. Araw-araw na po ang pamimigay ni Idol ng total of 50,000 peso sa mga karapat-dapat na makatanggap ng tulong, isang 25,000 at limang take 5,000 pesos. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at ng Rafi 2 for an Action. Itutuloy natin ang bigayan ng tulong sa pagbabalik ng Idol in Action! Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa iyo. Ika'y ginagabayan, kailangan ka ng sambayan. Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa iyo. Ika'y ginagabayan, kailangan ka ng sambayan. Idol Rapi Tulpo. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali, dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapitulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo paring tama ang aming didingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit, Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi.
Ito yung kaso na kung saan nanay at anak nag-aaway dahil sa lalaki. Si anak pinagbibintangan ni nanay na kinakarir yung kanyang boyfriend. Sabi ni anak, I'm not gonna do that. Pero tingnan natin. Irish Joy ang complainant, si anak. Miss Irish. Okay, Miss Irish. Hello po, Sir Rafi. Right. Direct to the point. Marami akong mga nakita ritong ebidensya na kung saan nagchat-chat ka, nakikipag-chat ka madalas sa boyfriend ng iyong nanay. Kahit sinong nanay, kahit na hindi mo nanay ito, magsiselos nga. Ba't mo kasi chinachat palagi yung kanyang boyfriend? Hindi po ako unang nagchat-chat po sa kanya, Sir Rafi. Siya po yung boyfriend po mismo ng nanay ko, yung unang nagchat-chat po sa akin. Akala kasi yung account po ng mama ko, ng account po ng kinakasama ni mama, doon po nagchat-chat si mama sa mismo account ng boyfriend niya. Hindi ko po alam sino sa kanila dalawa yung totoong nagchat-chat. Kung yung boyfriend niya ba yung mama niya, yung mama ko po. Hindi. Pero, dito sa mga chat na ito, malinaw na alam mo, ito yung boyfriend kasi meron pa nga dito na ingat lang tayo, erase na muna yung mga messages para hindi tayo mahuli, block muna, opo. Opo. So, sweet yung chat ng dalawa. Although, sandali, although wala kayong mga I love you dito, nitong boyfriend, pero bakit mo kasi ini-entertain? Hindi po kasi, Sir Rafi. Anito po yun. Yung una po, ganyan din po yung ginagawa ng kinakasama ni Mama. Sa tuwing nung una, pag nag-chat-chat sila sa akin o nag-chat-chat po yung kinakasama ni Mama, hindi po ako nagpupo sa kanya. Tapos lagi ako sinasabihan ng Mama ko na hindi okay, ako okay, marunong sorry, lumalang. Sorry, sorry, Iha, para hindi tayo pausan ng oras. Ba't di mo i-block? Okay po. Ba't di mo i-block? Para matapos ng usapan? Hindi ko po siya pwedeng i-block, Sir Rafi, kasi bakit? Yung nanay ko po doon po nag-chat-chat, saka doon po yung gamit yung account. Kasi po yung mama ko, wala po siyang sariling cellphone, wala po siyang sariling account na ginagamitan ng chat. O di, huwag mo entertain, huwag mong sagutin, huwag mong pindutin, huwag mong i-click yung keyboard. Tapos, kahit na-chat siya ng chat dyan, pero kung hindi mo in-entertain, sinong ka-chat niya? Hangin. O di mahuli siya ng nanay mo, di yari siya. Opo. Pero sinasabi John, ko naman po kay mama. Sinasabi mo, John Teodoro, BF ni nanay. John. Mr. Teodoro. Si Sir Rafi. Apo, sir. Yes, sir. O, bakit mo kasi chinachat itong anak ni nanay? Opo. Anak ng girlfriend mo? Ano po, yan po yung tawag ng tawag sa akin. Hindi ko nga po sinasagot pag wala ako sa bahay. Okay, sandali lamang. Baliktara na to. Sige, siya ang tumatawag. Opo, siya po yung tumatawag sa akin. Nagagamit siya ng ibang number. Nako po. Then, oh. Opo. Tapos, okay, pasagutin natin itong si Irish. Oh. Ano ba naman ang mukha mo? Ilang beses mo kong sinisiraan sa nanay ko. Hindi pa ba kayo nakontento? Lumayo ako sa inyo ni Mama. Para maging masaya kayo kasi lagi na lang kami ng anak ko yung pinag-aawayan ninyo. Lumayo kami ni Bibi Anam para maging masaya kayo. Tapos ganito pang gagawin mo sa akin. Ano ako yung tawag ng tawag sa'yo? Ako yung chat ng chat sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo. Ako pa yung pinabaligtad mo. Ang sama-sama niyo sa akin. John! John! Ako dahoy na tawag sa inyo. Okay. Wala ako na ako'y nasawin sa'yo. Tapos ako hindi raw totoo yung bintang mo. Pero ba't mo nasabi na siyang tawag ng tawag? Sige, anong prueba na siyang tumatawag palagi sa'yo? Siya po yung tumatawag sa akin na sabi niya dapat hindi lang daw siya nagsusumbong para hindi kami mag-away. Sabi ko, kaya lang na kami nag-away dahil matigas ang ulo mo. Pag pinagsasabihan ka, ayaw mong makinig. O ito, example ako doon sa chat yung dalawa. Sino itong blue? Itong blue yung... Okay, ito si babae. Baka magalit si mama. Sabi mo, salamat Irish, cooperate lang ha para safe tayo, happy-happy tayo. Kausap. Sana ebidensya mo na may relasyon tayo, sana ebidensya mo. Wala akong sinasabi. Wala kayong ebidensya, di ba? Oh, wala akong sinasabi relasyon. Ba't kailangan mo kong siraan sa nanay ko ako yung naglalanti sa'yo? Sana ebidensya na nilalanti kita? Ilabas mo nga! Ang dami-dami mong pinagbabawal sa akin. Ang dami-dami mong ginagawa sa akin na hindi maganda. Lahat na lang pinagbabawal mo. Pagkakaibigan po si cellphone, pinagbabawal mo. Ano ka, tatay ko? At sinasaktan mo pa yung nanay ko, oh. Okay. Kausapin ko si nanay.
Nandiyan pa yung nanay? Sama-sama mo! John, nandiyan, katabi niya. John, nandiyan pa yung, ano, girlfriend mo? John! John, nandiyan pa si nanay Sonia? John? Hello po. Okay, nandiyan pa si Sonia? Wala po, andito po ako sa trabaho ngayon. Kasi okay. Po freelance po ako sa training. John, itigil mo na kasi ang pagkikipag-communicate dito kay Irish, kahit na siya ang tatawag sa iyo, from now on, hindi ko alam kung sino sa inyo nagsabi ng totoo, wala nang pag-uusap bawat isa inyo. Yes po. Opo. Opo. Okay, itigil yes mo na. Bilang pagrespeto na lang sa girlfriend mo, sa nanay nito. Opo. Okay? Ano ba nangyari sa buhok mo? Ano yan, tomahawk? MMA. Nag-MMA po ako. Coach po ako. Ah, coach, MMA. MMA. Opo, oh. MMA fighter po. Oh, so, kaya siguro itong si Irish, medyo Irish. Yabang mo. Irish. Dami-dami yung kasalanan sa akin. Idol. Sir. May gana ka pang tawa ng tawa? May gana ka pa tawa ng tawa? Ha? Ang gano'n, huwag ang gano'n ka pang magtawa-tawa at ang gano'n mo pang sirahan ako. Ano sabi mo, Sir John? Sir John, ano sabi niyo po? Ano sabi niyo po, sir? Hindi po mamamatay yung anak niya kung hindi matigas ang ulo niya. Kasi nung that time nakatira po yan sa amin, siya po, iniiwan niya po yung anak niya, siya kung saan-saan pumupunta. Yung pala, yung anak niya, nabaldog yung ulo. Tapos hindi pala niya inasikaso, pinababayaan niya, mas inasikaso niya yung pag-makeup niya, gala-gala niya. Tapos po, yun po, nalaman ko na lang po na... na hospital na po yung anak niya. Namatay po yung anak niya, katigasan ng ulo. Wala na akong matulong doon kasi ang gusto niya, pahiwalayin kami, mag-asawa. Sabi ko, ako, tutulong ako kung meron, tulungan niyo ako. Sa priority ko is negosyo, is gym, MMA, nagtuturo ako, nagko-coach ako para maitaguyod at matulungan ko kayo. Eh, hindi naman po nila ako tinutulungan eh. Okay, sige. Sana ang tulong mo, sabihin mo sa akin, sana ang tulong mo. Lahat ang paghihirap namin ang anak ko sa inyo namin dinanas. At pinili namin pumunta dito para makasama niya lola niya. Pero anong ginawa niya sa amin, ha? Ang abala mo ng mukha mo para sabihin mo sa akin na umalis na kami para ikasalan ang anak ko. Kayo, okay. Lagi kayong umalis ni mama. Irish, Irish, mama. Irish, ganito na lang po. Irish at John, makinig kayong pareho. Apo. Pwede ba from now on, i-block nyo ng isa't isa, wala na muna pag-uusap sa bawat isa sa inyo? Pwede? Sirapi, gusto ko pong makausap yung mama ko, Sirapi. Okay. Ngayon, hindi po namin makontak yung mama nyo. Mamaya, Irish, sa Wante sa radio, hindi pa namin makontak. Pag nakontak namin mama mo, pag-usapin kayong dalawa, pag-ayusin ko kayo. For the meantime, John, wag na po muna kayo, sir, makipag-usap dito kay Irish. Pwede? Ay, wala po. Focus po ako rito sa training. Kaya nga po, sige, maganda yan, mag-training ka. Pero sir, kapag nag-text pa siya sa iyo, nag-message pa siya sa iyo, tablahin mo na, pwede? Opo, ay, hindi ko naman po pinapatulan yan. Kaya lang po, sir hindi naman, sir naman, pati ba naman ako, gagawin mong tang... Ito nga sir, ikaw pa mismo nagsabi, para safe tayo, buburahin muna yung mga chat. Ikaw mismo, cooperative, ano ka, you're trying to tell me, you're a victim? Parang cooperative victim ka rito, kung ganon. Ay, hindi ko na po mag-ano. Wag ka na mapila, sir. Alam mo na. Apo. So anyway, apo. Sir, i-block mo na siya. Huwag na kayo mag-usap. Ikaw yes, naman, Irish, i-block mo na siya. Huwag na kayo mag-usap, okay? Sige. Sir, matagal ko na po yung in-block. Ha? Ano sabi mo? Matagal mo siya i-block? Anong tawag mo sa kanya? Birthday na birthday ko. Nag-aaway mo kami ng mama ko. Maganda ba yung ginagawa mo? Sabihin mo yung totoo sa nanay ko, sasabihin mo po sa nanay ko, ako yung may gusto sa'yo, kapal naman ang mukha mo. Sa dami-dami ng ginawa mo, kasalanan sa amin, ako pa yung may gusto sa'yo. Kung marami kang babae na dinawag mo kong idamay. Okay, Irish, mo, kung Irish, na yon, Irish, kung wala kang gusto sa kanya, bakit ka text ng text sa kanya? Bakit sagot ka ng sagot sa chat niya? Sir Rafi, hindi po ako ng chat sa kanya, Sir Rafi. Ang dami ko na pong account na palipat-lipat na po ako ng account para po makaiwas sa kanila. Pero ginagamit pa rin ng nanay ko yung account ng lalaki okay. Na yun para makapag-chat sa akin. Ma'am, huwag niyo babang telepon. Itutuloy natin mamaya yung usapan, ha? Okay, sige. Bigay na ng tulong ulit. Sige, pinagpawisan ako dun. Intense, very intense. Ito, mas maganda to.
may mapapala pa tayo. Maganda sa puso, maganda sa utak, maganda sa diskarte. Ito, kanina. Okay. 5,000 pesos hatid ng VitaSync. Pampaboost ng immune system, VitaSync. Ayun. Ito. Okay, tapos. Okay. And then 5,000 pesos. Ayan, tugdog. Magsasaka. Oh, please. Itong gusto ko. Taga Palitan, Capiz, magsasaka. Bicycle driver, magsasaka. Uy, dapat mabigay sa kanya to by all means. At all costs. Bigyan natin ng konting special consideration. Hello? Hello. Sino po sila? Sir, sino po sila? Sir, we idol. Kung kami po, wala mo, sir. Yes, ako po magpapasalamat. Ako po magpapasalamat. Please, ako po. Sir, anong pasalamat yun? Anong sir, anong pahala niyo, sir? Excited na Gini po, Gini Palabrika. Okay. Sir, ito yung video, panoorin namin. Hello, kay Idol. Okay, pahingi mo lang tulong. Rabbit book po. Pangbiling gamot ni Mama. Pang-senior na sila po. Walang wala talaga. Magsasaka na po kami. Ayan. Congratulations po sa Gini. 5,000 pesos para tingnan ngayong araw na ito. Ingat ka. God bless. Sige po, salamat. Yan ang gusto ko, di ba? Excited ako pag nakukuha yung pera. Oh. Pag napapanalunan. Masama ang loob ko, malungkot ako pag hindi nasasagot. Ito naman. Okay. Another number. Okay. Tama ba to? Opo. Okay. 7. Okay. 7 ulit. 1, 2. Ito'y VitaSync. VitaSync, pampaboost ng immune system. VitaSync. 5,000 pesos. Okay, dagdag po lang sa tindahan. Kapitbahay lang to, Tondo, Manila. Mga taga-Tondo, magandang umaga po sa inyo lahat yan. Okay. Naku. Wala to si nanay. Baka nag-ano to, naghugas ng pinggan, kumakain, naglalabaga. Wala na. Baka maubos yung oras natin. Wala na, dagdag na lang natin. Kaysa kapusin tayo ng oras. Kunting-kunti ng oras natin. Okay. Pumusin lang natin. Kasi nabawasan tayo ng oras. Dapat the number you have dialed. Oh, consideration. Wala na, sorry. Sorry. So, 10,000. Meron isang 10,000 bukas. 25,000. Meron. Mamaya pa. Okay. May mga nagpadala po ng video message mula sa mga dating na tulungan. Panoorin po natin. Saan ako ng konting tulong? Ilag po sa negosyo ko po. Apat po yung kailangan kong bukayin. Maraming salamat po. Ibibili ko po ito ng mga kagamitan ko para makapagluto po ako ng mas marami. Maraming salamat po and God bless you po. Pag-anim na buwan na idol, hindi pa kami nakapasok idol. Yung apo ko nga, hindi lang gatas, wala na. Biling bigas. Idol Rafi, nakuha ko na yung tulong nyo sa, para sa amin. Maraming salamat, Idol Rafi. Ako po ay may sakit na epilepsy. Kapag hindi po ako makapag inom na gamot, ay inaatake po ako. Idol Rafi Tool po. Ito na po yung gamot na binili ko sa halagang 5,000 na binigay nyo po para sa akin. Maraming salamat po talaga. 10,000 at 25,000 naman ang pamimigay sa pagbabalik ng Idol in Action.
mapitulpo. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalagang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang aking pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbo upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo. Dito na tayo sa sandigan ng mga inaapi nating kababayan, ang OFW Alert. Naghingi po sa atin ng tulong ang kababayan natin na si Norsaima Polayagan mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Sinasaktan ng amot, hindi pinapakain ng tama at ayaw pauwin kahit tapos na ang kanyang kontrata. Ito pong panawagan niya. Assalamualaikum sa'yo, Kuya Idol Travitol po. Gusto ko lang po sana magpatulong na makauwi na po ako dito. Hindi ko na po kasi tayo yung trabaho ko sa ugaling nila. Ilang months pa po ako, pinagpatrabaho po ako sa ibang bahay. Kasi sinasaktan po ako ng anak ng amo ko. Agad po naming tinawagan ang kanyang agency na EJM, Global Manpower Corporation. Sabi po ng complaints admin na si Ms. Rubilin Hada na kukuha na si Norsaima mula sa kanyang amo at nasa accommodation na. Inaantay na lang po ang ilang dokumento para siya ay mapauwi. Para makasigurin, lapit na po namin ang kanyang sitwasyon sa OWA. Makakaasa po kayo, natututukan po namin hanggang ligtas na makauwi si Ma'am Norsaima. Ito na naman ulit. Telephone. Ang mahiwagang toolphone. Toolphone. Yan, no? High-tech. Yan, toolphone. Kaganda-ganda to. Ha? Magkano to? 10,000 pesos hatid ng VitaSync. VitaSync, pang-boost ng immune system ninyo. Wala nga ang pandemya. Dalawa, alam matatawal natin dyan. Alam natin to. Ba, mayaman si Mader. Oh, dalawang cellphone ni Mader. Aba, sure ka na kailangan nilang pera? Eh, dalawang... Ah, ni Sir. Opo. Oh, dalawang cellphone niya. Talo ka pa. Sigurista lang. Ah, okay. Sige, pwede. Gismil. Ha? Gismil pesos. Basilan. Ha? Hindi Basilan Street. Okay. Kulyat, Quezon City. Occupation, vendor. Hello? 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 Hello. Hello.
Hello, sino sila? Hello po, hello po. Hello po, Idol, Rapi. Ayun. Pangalan please, pangalan please. Apo. Sir, pangalan niyo po, sir. Sir. Masa. Okay. Sige, nasabi na niya. Okay na yun. Sige. Video ni Sir Mr. Hamza. Hingi po sana ako ng kunting tulong sa inyo na pambili po ng gamot dahil ako po ay may psoriasis. Sana po ay mabigyan niya po ako ng kunting tulong. Maraming maraming salamat po sa Idol Rapid Tool po. Okay. 10,000 piso po ngayong araw nito darating sa inyo, sir. 10,000. Okay. 10,000 pesos. Congratulations. Ayan. Hatid ng Vita Sync. Pamboost ng immune system. 10,000. Ngayon, eto na yun. Grand tulong na. Pina-excite niyo ako. Kala ko magbibigay na. Wow, ha? Pero bago yan, panoorin muna natin ulit. Ang mga nagpadala ng video message. Ayan, o nga pa naman pala. Sige, 5,000 itong pindot ng daliri ko. Hello! Hello? Sino po sila? Grace Saganan po. Panoorin natin ang video ni Ma'am Grace. Po siya, magpa-birthday po sila sa September 2. 8 years old na po sila. Wish po nila na sana mabigyan po sila ng pa-birthday. Salamat sa Lord Seraki kasi ginamit ka pong instrumento para makatulong po sa amin. Maraming salamat, Idol. I love you, Idol. Okay. And then, 119. Who? Hello? Hello? Sino sila? Si Maylin Gumimba po. Si Rapi. Salamat po. Panoorin natin yung video ni Ma'am Maylin Gumimba. Yes, wala na pong laban yung isa. Isa po eh. At yung sinasahod po ng asawa ko, binabayad lang po sa mga utang. Si Rapi, ito na po yung nabili namin sa 10,000 po. Maraming maraming salamat po. At salamat doon sa video editor. Nakuha niyo yung gusto ko. Perfect. 1,000,000% check. Papapitsa pa siguro ako doon kung sino. Sinong gumawa noon? Kasi for the past few days, ikaw ba? Oh, di, ikaw, ito magaling ha. Okay, ikaw ang pinakamagaling sila at magaling. Wala nang gagaling pa. Okay. Ibibigay na po natin ang 25,000 pesos sa pagbabalik po ng Idol in Action. Hamakin Manila o Kutsain at ikay pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rapid Tool po na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo paring tama ang aming didingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit. Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tool po. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagawa.
Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay. Yan mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping sama na kamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. At dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasabi tulpo, ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos sama na kamasisi. Ito na! Ito na talaga. Sana. Isang tawagan lang masasagot to. Grand Tulong. Ito na. Pakitulong. Tulungan mo ako, Grand Tulong. Ito ay hatid ng Vita Sync. Okay. Pambus ng inyong system. Ito po. Abay, karapat-dapat niya makuha to. Habal-habal driver. Eh, bawal na yung habal-habal. Okay. Ang kanyang mister. Tapos, ano to? FB name. Ah, okay. Hindi natin pwede mangitin. May tatlong anak. Yung isa nahulog sa puno at nabalian. At hanggang ngayon, hindi pa nakakapag-check up. At kailangan po mag-x-ray. Oh, tapos, mahirap tumawid sa ilog, lalo pa malakas ang agos ng tubig. Wow, karapat-dapat talaga. To. Okay. Nako. Yeah, tingnan ng director, producer natin, sir. Mr. Producer. Oh, ha? Kailan makita yung sintro ni Mr. Producer? Hindi ka naman. Sige, taas mo yung sintro ng producer. Tama? Mr. Paul Padua. Ayan. Okay. Approve. 25,000. Please. Negros pa man din. San Carlos City, Negros. Please. Kung nakikinig kayo. Nanunod dapat. Yun, sabi ng producer. Oh, dapat nanunod. Tama nga naman. Tama naman. Para maging fair naman sa lahat. Fair sa amin, fair sa inyo. Okay, mukhang. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Please try your call later. The number you have dialed. Nako ba. Ba. Gustong-gusto ko talaga mamigay dito ng pera, lalo pa yung karapat-dapat. Ito, karapat-dapat to eh. Okay? Okay. Tayo lang. Karapat-dapat. Oh, nahulog yung kanyang anak. Nabalian, walang pampacheck up. Tapos, kailangan ma-extra. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Tapos, hirap makatawid sa ilog dahil malakas ang agos ng tubig. Kaya dapat makabili ng marami mga effect, mga groceries, ma-stock. Tama nga naman. Okay. The number you have dialed is either unattended or... Bukas, 50,000 na! Manood. Kung hindi, sayang tulad niya. Okay? Sorry, thank you. Hatid yan ng over-the-counter medicines ng ATC, SOSI, your non-acidic vitamin C at ATC Healthcare Corporation. Vita Sync, pampalakas po ng resistensya. Mag-ATC Healthcare para marami pang matulungan. Ayan. Susunod na mga balita, magpapabusog sa inyong kalaman. Sa mga nanonood po ng via Facebook Live, tutok lang po sa Facebook pages ng Rapid Financial at 1PH para sa bagong link.